Magandang araw sa lahat. Sumiklab at hindi na napigilan pa ang galit ng ating mga motorista laban sa pamunuan ng MMDA at sa mga opisyal na namamahala dito. Partikular na kay MMDA Chief Kong Nebrija. Iisa lamang ang kanilang ipinaglalaban. Buwagin ang pamunuan at palitan ng pinuno na masigit na nakakaalam sa batas trapiko. Nais na ipalit ng mga motorista ang kanilang iniidolo na ayon sa kanila'y tunay na may puso at tunay na makatao. Ito ay walang iba kundi si retired Colonel Bonifacio Bosita. Hindi na umano nila masikmura pa ang mga nararanasang ayon sa kanila'y hindi makatarungang batas sa lansangan. Kaya naman naglabas sila ng kanilang mga hinaing at nais na nilang bababain sa pwesto si Bong Nebrija. At narito naman po ang kanilang mga may init na komento. Sir Bong, nakikita ko naman po ang pagsisikap niyong makapagsilbi sa bayan. Ngunit hindi kaya ay isa na itong eye-opener ang pangyayari upang makita ang pangangailangan ng ahensya na i-train na mabuti ang iyong mga enforcers, lalo na sa pangunawa, sa pagiging malawak ang pag-unawa at sa mga alituntunin. Hindi naman po siguro kaila sa inyo na hindi nawawala ang kutungan at iyong sinasabi niyong proseso na dapat pairalin. Hindi ba lalong mabigat ang ilang beses na pagbabalik-balikin sa inyong ahensya ang isang hamak na rider? Kaya nga po motorsiklo ang sasakyan nila. Hindi po ba pagsisilbi rin sa bayan na padaliin ang sinasabi ninyong proseso? Saludo ako kay Colonel Bosita dahil para sa akin isa siyang magaling na colonel. Dapat po ay i-train na mabuti ang inyong mga enforcers para alam nila kung kailan sila nagkamali at syempre kung ano ang tama sa pagpapatupad ng batas trapiko. Ganyan naman talaga kapag hitik sa bunga, binabato. Yan ay talinghaga para sa punong prutas na hitik sa bunga. Sa tao naman natin ikumpara. Kapag ang tao madaming nagagawang tama at may natutulungan, hindi maiiwasang may matamaan. Kaya nga ang sabi po dyan, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. May umaaray po, ayun po, dahil natamaan. Kaya po sana maging matulungin po tayo sa kapwa natin. Bilang serbisyo publiko, may puso't damdaming makatao. Higit sa lahat, may takot po tayo sa Diyos dapat. Wala po akong pinag-aralan. Pero sa palitan ng mga salita ng dalawang colonel, parang may isang colonel na hindi po nag-iisip na baka sa kanya nagre-reflect ang lahat ng sinasabi niya. Alam na po natin kung sino. I-seminar po natin ang mga enforcer. Turuan ang tamang asal sa mga paghuhuli. At hindi lang basta-basta manghuhuli. Dapat alam po natin kung tama ba ito o wala na sa lugar ang ating paghuhuli. At sana po bilang serbisyo publiko ay makita natin sa kanilang mga enforcer ang kagandahang asal sa kausap nilang mga rider na tinitikitan. Habol na lang kasi ng mga MMDA sa trabaho nila, pera, pera na lang. Wala silang pakialam basta makahuli, basta kumita lang sila ng pera. Huhulihin at huhulihin nila para magkaroon sila ng pera. Ilan lang sa mga enforcer ang may alam sa batas trapiko. Ang marami, walang alam sa batas. May mahuli lang at may tatanungin ng rider kung ano ang violation, walang maisasagot. Buti at may isang Colonel Bosita na nagmamalasakit sa mga rider. Maganda pakinggan sa tenga, marangal, matapat, disiplinado ako. Saan kayo doon mga MMDA? Bagay dyan mangungotong, mandurugas, yan na lang dapat ilagay sa kanila. Kung marunong lang sana si Nebrija tumanggap ng mali, imaari sinaluduhan pa siya ng mga motorista. Kung tutuusin, walang laban ang mga motorista sa MMDA. Ang ilagay sa ticket mo, arrogant rider. Lagi ganyan ang karamihan sa mga MMDA.
Kung mali, pagkakahuli, mag-contest. Iyong abala sa tao hindi makapasok, tapos mag-contest ka pa, tapos pag napatunayan mali yung MMDA, wala man lang kaso. Sorry lang sasabihin sa rider. Yung absent at yung abala ang ibig sabihin ni Colonel Bosita. Dapat kung maliit lang naman na bagay at mapag-uusapan naman para hindi na maabala o magbigay man lang sana ng warning. Para parehas ang laban. Sa ibang bansa, ganyan. Warning ka lang muna. Diyan sa Pilipinas, sagpang lang ng sagpang. Oops, huli 100% ticket. Kung sino pinakamaraming ticket na nahuli, yun ang malaki ang porsyento. Halatang negosyo. Mag-resign ka na, boom. Wala nang tiwala ang tao sa pamamalakan mo. Wala ka bang kahihiyan? Gayahin mo ang dating general mo, si General Angelo Reyes. Yun ang sundalo. Sa halip na kastiguhin mo tao mo, kinukonsinti mo mga tao mo. Puro ka kasi yabang. Isipin mo retired colonel din si Colonel Bosita tulad mo. Pero di ka nag-isip muna bago ka nagngangawa sa social media. Ano akala mo sa sarili mo? Nakapwesto ka lang, akala mo kung sino ka na. Isa kang mayabang. Gusto nila manghuli lang at pagdating sa clearing operation, kawawa ang mga maliliit nating mamamayan na umutang sa 5-6 pampuhunan para kumita ng konti at may maipakain sa pamilya. Ano ginagawa ng mga MMDA clearing? Kinukuha nila pagkatapos pinaghahati-hatian nila ang mga nakukuha nila para ipakain sa pamilya nila. Wala ba kayong mga puso? Hindi ba kayo mga tao? Ang gumagawa lang yan ng hayok sa kapangyarihan. Alam kasi nila walang magagawa maihirap nating mga kababayan. Kasi pinoprotektahan sila ng kanilang mga amo kagaya ni Colonel Nebrija. Mga among walang ginagawa kundi pahirapan ang taong bayan na sa kanila'y naglagay sa pwesto. Mga walang utang na loob. Ang gusto nilang gawin, yun ang dapat gawin. Kahit wala nang makataong pamamaraan, buhay pa ang mga kagaya nyo, sinusunog na kayo sa impyerno. Maging makatao naman kayo, kayong mga nasa politika. Hindi lang kasi si Nebrija ang gumagawa ng ganito. Tagasunod lamang siya. Para sa iyo, Colonel Nebrija, sana bago ka kumampi sa tauhan mo, dapat ay iniintindi mo muna ang sitwasyon. Kaya galit ang mga motorista sa iyo. Alam mo kung bakit? Puro kabatas. Pinagtatanggol mo mga tauhan mo sa maling gawain. Lumalabas na kinukonsinti mo. Kahit alam mong mali. Alam mo yan. Mali ang pagtikit ng mga tao mo. Hindi sa pagpapabango ng pangalan o pagtakbo ang ginagawa ni Colonel Bosita. Ginagawa niya yon dahil tinatama niya ang maling katiwalian ng mga enforcer mo. Kaya mas maganda kung magbitiw ka na lang. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli, Yo Palermo!